Kamit Kenga, kumusta na kayo? Bombo Ronald, at nandito lang ako sa lawag, hindi tayo masyadong malayo. Okay, good morning. May panukala po kayo kung nung mga nakaraan, na yung pagkakaroon natin ng limited face-to-face classes, paano po ito natin gagawin, Senador? Well, iniisip ko lang, doon sa mga lugar na talaga naman alam natin na hindi naman masyado yung impeksyon. Katulad dito sa atin, ano? Mm-hmm. Dito sa Norte, medyo may tourism bubble na nga tayo. Meron na tayong mga bukas na mga tindahan. At very isolated lang naman yung insidente natin sa LSI lang o dito mm-hmm. sa pumutok dito sa preso sa amin, ano? Very isolated lang sila. So sa palagay ko, kailangan magbukas na. Sana hayaan na lang ng pamahalaan. Kahit 1 hour a week lamang, 1 hour two or three times a week, okay na. And yung damage kasi para sa ating mga anak, napakahirap. Mm-hmm. Ang dami kong kakilalang mga nanay, di na malamang ang gagawin. Nag-quit na sa trabaho kasi 3-4 ang anak. O di kaya, yung mga teacher naman, talaga namang hirap na hirap mag-distribute ng module. Sila pang gumagastos magpa-xerox kasi kulang na kulang. And of course, yung mga bata, nababalitaan pa natin, ang lungkot naman, may nagsusuicide pa dahil yung mental health issues kapag walang socialization, walang peer exchange, hirap talaga yung mga bata. At kita naman natin yung mga nasa tuktok ng bundok, nasa mm-hmm. Cordillera, nasa Sierra Madre, wala namang wifi, wala namang module, talagang hindi pantay-pantay. Yung mayaman at connected at enabled sa wifi, okay. Yung walang kakayahan, sorry na lang. O pwede mm-hmm. ba naman yun? Opo, sa pagbili ng vaccine, sinabi niyo na dapat magkaisa yung mga Asian countries para sa mas mababang presyo at manufacturing. Paano ito gagawin? May mga sinasabi na nating gobyerno na may mga kumpanya na bibili na sila by next year ay magkakaroon na ng bakuna. Paano ito gagawin para sa mas mababang presyo, Sen? Well, para sa akin kasi practical lang. Hindi naman pwede ang local na solution o national na solution samantalang yung problema ay global. Mm-hmm. International na yung virus. Nagkalat na sa lahat ng sulok. Kaya importante para sa akin, nag-meeting na si Presidente at pumirma tayo doon sa ASEAN RCEP, yung free trade within ASEAN. So kung magkaisa tayo ng ating mga kapitbahay, palagay ko, pakikinggan tayo ng mga pharmaceutical na malalaman. Laki, yung mga Pfizer na yan. Moderna, ang balita sa Pfizer, ang mahal eh. Ang sabi na, sa $30-$40, yung Moderna, ganun din. Yung, tapos meron pa silang problema dahil cold chain daw. Ibig sabihin, halos below freezing level, super sub-zero ang pagdidistribute ng vaccine. Eh wala naman tayong ganyan eh. So miski yung AstraZeneca, doon naman sa India, ang balita ko, sa India pa lang, kukulangin na daw. Eh nasa huli tayo ng pila pa, paano ba yan? So sa palagay ko, ang kailangan magkaroon ng kasunduan, tapos yung ating mga pharmaceutical, alamin nila kung po pwede yung mga copyright at patent, kumita na naman sila ng malaki. Aba ito naman, ibigay na nila sa tao at i-manufacture na sa iba't ibang bansa. Meron naman tayong mga pharmaceutical dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, sino ba talaga ang makakatanggap ng mga vaccine na prioridad? Huwag naman lahat VIP, ano? Hindi naman katulad sa amin ng mga politiko na naman maiwan. Ako na magkokontrabida dyan. Kundi yung mga frontline workers natin, yung mga nasa ospital, yung mga PNP na umiikot, yung mga teacher, kung sakasakali, unahin na natin yung senior citizen kasi sila ang pinaka-vulnerable. So, maraming issues talaga sa pagbili ng bakuna. Napakahirap ngayon bilang miyembro ng Senate Panel ng Bicameral Conference Committee. Ano na po ang latest sa ating paghimay sa budget ng ating bansa by 2021? Ito po ba ay maihahabol bago magpasko at mapipirma ng ating Pangulo sa kabila ng may mga sinasabing insertions dun sa mga kongresista, sa kanilang project, may mga distritong lumaki yung mga pundo. Paano po yung ating paghimay ngayon? Kumusta po? Saan na po tayo, Senator Imee? Well, sa totoo lang, kahapon, first meeting namin. Kahapon ng umaga. Okay naman, very friendly naman lahat. Kasi sa palagay ko, everybody
Greece, na kailangan-kailangan ng taong bayan itong budget na to, hindi pwedeng maantala, hindi pwedeng ma-delayed. Eh ngayon, yung sinasabi nila ng mga parokyal, ika nga, yung mga insertion ng congressman, hindi katulad ng ibang senador, ang tagal-tagal kong naging congressman. Pagkatapos nun, 9 taon ako na governor. Alam ko yung problema ng lokal. Kailangan mag-uwi ka ng project sa inyong distrito. Lalo na sa mahihirap na distrito sa Mindanao. Eh, hindi naman lahat yan, pork barrel, yung iba dyan, yung mga kalsada na noon pa kailangan na nila. So, sa palagay ko, yung iba dyan na talagang national expenditure, wag na natin pakialaman at wag natin tawagin pork barrel. Naintindihan natin. Pero sa nangingibabaw sa lahat, whether sa congressman, sa senador, ang malaking problema no, ngayon, isang kukunin yung pera pambayad ng bakuna, wala sa budget eh. Yun ang masaklap. Eh, meron yatang 5 billion na kakarampot dyan sa 8 billion na nasa DOH. Yun ang pinag-uusapan. Yung the rest, nasa unprogrammed na tinatawag. Eh, sa atin yan, sa ordinary language, ang unprogrammed sa national budget, yun yung baka sakali makakolekta ng mas marami. Eh, parang alatsamba yun eh. Mm-hmm. Hindi naman totoo yun. Nandun yung nakapark na pera para sa bakuna na 55 billion. Ako'y natatakot dyan. Ang pinaka-importante ngayon, maghanap ng pera pambayad sa bakuna para mapabakunahan kaagad-agad ang pinaka-vulnerable high risk sa ating populasyon. Mm-hmm. Yun ang pagdedebatehan namin eh, kung saan kukunin yan eh. Opo, pero ang budget pa ay may habol bago magpasko? Yun ang tanong ng karamihan. Asen? Ang palagay ko, this time, wala nang papayag na maantala pa yung budget. Kasi talagang galit na yung tao kapag ganyan. Eh. Talagang hirap na buong taon. Ang dami na kailangan ng ayuda. Tapos napinsala pa yung ating mga karuba dyan sa Cagayan, sa Isabela. Talagang walang papayag kapag ganun pa. Eh, umapak na ng Burmats, eh, kahit pa paano, tuloy ang Pasko. Kailangan ng tao na mabigyan ng tulong. So I think, I have no doubt na matatapos yan. Mm-hmm. Pipilitin ko to the best of our ability. Hindi pwede na yan, madelay-delay na naman. Dalawang taon na tayong puro delayed budget. Ano ba yan? Eh, lalo ngayon, may pandemya. Doble-doble, triple pa yung bagyo na kumaawat mahabag. Mm-hmm. May tanong po ang aming station manager, Sen, si Bombo Evelyn. Yes! Naing bagabigat mo, Senadora. Hey, kastamit, Evelyn. Kumusta na kayo? Senadora, nangyagkulatay ko naman. Sa Pasko, tiga mo naman, nakapaway church. Paskong-pasko na ang aking background dito. Magkikeroling kami tuta, Ilocos Norte, Senadora, no ko hanggang mo ganito din. Bawal yata eh, pero nakatambora look na kami kahit papano. Lockdown, Talawag City, tapos kanam tatay. Nga, kayat mo, dati face-to-face, gusto mo na tong face-to-face sa ating mga mag-aaral. Ngayon, sabi ng presidente natin, ang local governor, IATF nang gagawa ng mga guidelines para itong mga minor makapunta sa mall, makalawlaw, makapasyar, ganon. Apay no, Adakas Giant, apay no local na kumagarudo na po, Senadora. Ang gagawa ng ganyan, yes, para may face-to-face na sa mga paaralan, na feel ko po yung sinabi mo na hirap na ang ating mga bata kasi mga anak. Kasi may anak pa ako na grade 12, umiiyak sa physics. Hindi ko naman siya matulungan. Tapos yung ating wifi, sintu-sintu naman. Bibili ka ba ng tablet sa bawat anak? Kakayanin ba yun ng pamilyang mahal-mahal? Tapos yung mga working mother, naku talaga, hindi malaman kung saan susuot. Papasok sa trabaho, yung mga anak, tawag ng tawag. Eh wala naman mapagbilinan. Yung lola, hindi maintindihan yung module. Ano ba naman yung sistemang yan? So natutuwa naman ako na ilo-localize. Siyempre, bibigyan natin ng guidelines. Hindi naman pwede na back to dati. Hindi naman pwede yung full school hours. Ang sinasabi ko, siyempre maghahanda tayo. Siguro papaltan yung venue, yung auditorium na malaki-laki. O kung kaya, outdoor. Maganda naman ang panahon ngayon. Eh, buksan yung mga bintana, tapos face mask, tapos hand washing. Lahat yan in place hanggat maaari. Tapos kahit 1 hour lang, tapos 2 or 3 times a week, kung katulad ng Vigan, sa Cervantes, ganyan, sa Tagudin. Hindi naman talaga masyadong
infected, nasa local school board. Ayan, yung mga parent teacher natin. Alam naman nilang ginagawa nila. Hindi naman papayag yan kung talagang kalat na kalat. At napatunayan sa ibang sulok ng mundo. Kasi bukas na yung mga eskwelahan sa halos sa lahat ng bansa. Tayo na lang yata nahuhuli. Sa ibang lugar, napatunayan na hindi super spreader ang classroom. Yung mga bata nga, may sariling immunity. Ilan lang sa kanila nagkakasakit pag grabe na yung komunidad. Okay. Senadora, gyaman kami. Ti oras kintet mo kanyami. Agkeroling kami to na makadanong kami ta. Thank you very much. Thank you very much. Yan na naragsak ka Pasko sa ating lahat. Tuloy ang Pasko. Basta. Tuloy ang Pasko kahit paano. Balay ni Senador. Okay, Sen. Thank you very much. Paawat ka ni Bobo Evelyn. Ayaw paawat, Ronald. Hindi ko mo yan. Agkeruling daro tapos ko. Malamig December. Malamig na yun. Alamis na. Pangit pa. Senador. Good morning. Thank you po. Okay, Sen. Stay safe. Thank you po. Thank you very much. Miss ko na kayo.